Na kayo. Long time no see. Oh my God. 3 months. Lagpas 3 months na nung last post natin. And sabi ko naman nun, babalik tayo. And ito na yon. Grabe ang bilis ng 3 months na yon. As in, hindi ko masyadong naramdaman. Tapos na, ayan na, lumipas na. Pero, thank you sa lahat din nag-comment dun sa last video natin. And mga nagsasabing na-miss niyo ako. Salamat. Na-miss ko din kayo. Na-miss kong mag-vlog. Actually, na-miss ko pero at the same time, ang off. Parang ako, paano nga ba ulit? Nakalimutan ko na paano chumika casually sa camera. Kaya hello. Hi. So, ano bang bago? Maliban dun sa headline natin. Mamaya ako na i-share sa inyo yun. Ngayon, hindi masyadong halata pero nagpakulot ako. Nagpa-perm ako nitong lower part. Hindi lang ako nag-styling ng mousse ngayon dahil nasa bahay lang naman. But, sobrang akong happy sa kanya. Kasi Feb last year, nagpa-reband ako. Pero after a while, yun dito, medyo wavy na, dito diretso. Tapos hindi ko alam paano ko siya aayusin. Like, ang weird-weird niya. So, sabi ko, paano ba to? Paano ko... Ano bang gagawin ko? Sabi ko, try ko ngang ipa-perm yung part kung ano yung rebanded. Ngayon, mukha na lang wavy-wavy lang hair ko. Tapos pagka nilagyan ko ng mousse, mayroong mas curly-curly vibe pa, which ay sobrang cute. Yun talaga ang arte. Tapos, ano pa ba? Last year, 2023, sabi ko sa sarili ko, yun yung year ko of fitness. Kung napapanood nyo sa mga ibang vlog natin, di ba once in a while nag-workout ako, ganyan. So, medyo kinareer ko siya in a sense na ayokong gawin lang siya ng parang, pumayat ako for whatever, in 2 months or just for the summer. Like, gusto ko siya maging lifestyle. Kasi hindi talaga ako nag-workout, hindi ako nag-exercise. Kailangan naman natin talaga yun. So, gusto ko lang siyang gawing mas sustainable, mas lifestyle. So, nahanap ko yung mga workout na gusto ko, which is yun yung ginagawa natin. Like, combination ng weights, mat pilates, ganyan. Ayun nga, nakita nyo. From Wonder Gym, meron na akong weight set na sobrang cute. Di ba bagay na bagay sa vibe, sa look, like akong ako. Sobrang happy ko dito and mas nakagana mag-workout pagka mga cute-cute yung mga equipment mo ganyan. And isi-share ko ba? Sige, share muna natin. Pa-flash ko yung transformation ko. Sorry sa mga pa-watermark ko dahil paraning lang ako mamaya yung mga ibang tao na walang magawa. Gagamitin yung picture mo pang promote ng mga product na hindi mo naman ginagamit or something. Yan lang. Shell na transformation, ganyan. Basically, halos in 6 months naging ganun na yung result. Tapos maintain ko na lang siya for 1 year. So, ang dami ko pang sinasabi. Alam ko naman na iba yung kwento na gusto natin. Yun na nga, nakita nyo na sa title. Alis na kami sa penthouse. Oh my God. Hi. Kaya ako nag-pause sa vlog channel. Kasi nga, ito yung reason na sinasabi ko exciting ng time na yon. Dahil kailangan ayusin to. Kailangan asikasuhin tong process na to. So kaya para ako, kailangan ko lang ng time para makapagsimula. So, few months from now, alis na tayo sa penthouse kasi meron kaming biniling property. I'm so excited. Sobrang excited ako. Basically,
Yung property na to is a small apartment building. Maliit lang siya, 72 square m lang yung lot, pero apat na floor siya. Tapos meron siyang anim na unit. Like, anim na apartment unit. May mga one bedroom, may studio unit, ganyan. Meron din two bedroom. So, hindi talaga to planado. Kasi, di ba nga, dito tayo sa penthouse, inayos namin to. Yun, ang ganda-ganda niya. Dahil sa utak ko, kahit na nag-rent lang kami dito, parang at least 5 years kami magsistay. Yun talaga yung nasa utak ko. Hindi, okay lang yun. Sulit yun kasi 5 years kami magsistay dito. Like, dahil ganun ko siya ka-love, di ba? Ang ganda ng view, ang whatever, ganyan. But, hindi masyadong sinasadya. Hindi talaga sinasadya. Ano to? Impulse buy? Hindi naman impulse buy. Ang alam ko lang, ang na-realize ko lang is, ideally, by the time na dapat kung aalis man kami dito sa penthouse, gusto ko makip yung rooftop lifestyle. Like, aksaya ko nang may rooftop. Aksaya ko na may sunset view, na may outdoor, pero at the same time, nasa taas ka instead of, wala lang, may parang may sarili kang mundo dito sa taas as ang lapit mo sa clouds. Ewan ko, ako lang personally, like, nandun yung happiness ko, na-enjoy ko siya ng ganun. So, parang ako, okay, maalis man kami dito, kung kailan man yon, yun yung maglilipatan. Dapat same vibe pa din. So, lipat muna tayo, para may iba naman. So, yun nga. May nakita lang ako sa marketplace na posting ng apartment na pinuntahan namin, tinignan namin, parang wala lang, na-curious na ako sa totoo lang. Kahit na out of the budget yun, as in, na-curious na ako. Pero punta namin doon, sobrang sketchy nung, ewan ko, basta hindi ata magkakasundo yung mga may-aring ng bahay. Pero doon nag-start, napiisip ako na, okay, kung ang gusto ko is parang ganito rin na rooftop na bahay. Ang ideal na property sana namin is yung mga apartment. Ngayon, parang ganito actually, apartment building to, may mga unit sa baba, tapos itong unit namin sa taas, dito sa penthouse. So parang ako, so ang ganun, doon na nag-start. Parang napaisip lang ako doon. Tingin nga tayo, wala lang, window shopping lang, ganun. Wala naman plano, nagtitingin-tingin lang ako sa marketplace sa type ako, apartment, building, ganyan, whatever. Kakasearch ko, yes, kakasearch namin, may nakita ko na isa na promising, na feeling ko medyo pasok sa budget, ganyan, apartment tayo siya, tapos ang daming pwedeng i-renovate dun sa space kasi anim na unit, yes. Anyway, mababa, marami pa nangyari doon kung paano napunta doon. Pero, syempre, nag-inquire ako, ganyan. Daming proseso, di ba? Syempre, ito na nga, nasa amin na siya. After madaming buwan, mga kaganapan, officially, nasa amin na siya. Oh my goodness. Ipopost ko yung full tour, saka introduction nun sa Decor Channel. Yun yung next video natin. So, madami pa akong kikwento doon. I'm sure marami pa tayo explanation. Pero ngayon, sobrang dami nang nagaganap doon. As in, like, excited ako. Actually, punta tayo bukas doon dahil sa start ko i-makeover yung second floor doon. Which is, napanood niyo na yung video na sa Decor Channel na minakeover ko na apartment na sabi ko kailangan namin may matulugan doon. Yun. Second floor yun nung binili namin property. Pupunta ako doon, matutulog ako doon for 3 nights, 4 nights, hindi ko alam. Para tapusin yung makeover doon. Doon ako matutulog from start siya hanggat katapusan ng makeover. First night na matutulog doon, ever. Hatchingan! Wag mo ako hatchingan! So anyway, yun lang muna. Yun muna yung chika natin ngayon. Mamaya balikan ko kayo. Hopefully maganda yung sunset. So savor lahat ng remaining months namin dito. Okay, later. Ngayon. Nag-hope ako na maganda yung sunset natin. We'll see in a few minutes. Magsa-sunset na tayo and welcome! Ina-enjoy ko lang yung outdoors dahil paglipat natin. Meron din tayo itong rooftop area pero I'm sure hindi pa yung tapos. Paglipat natin doon, hindi pa ganito. Hindi pa siya tambay ready. Pero gagawin natin mas bongga yung rooftop doon. Excited na ako. Ang ganda ng reflection ng clouds sa glass door. Anyway, kung naalala nyo, meron pa tayo isang property. Yun yung workshop ngayon. Basically, nandun yung bodega namin, lahat ng gamit. Nandun lang lahat.
So, anong plano doon? Hindi pa namin alam anong plano doon. Ito nga, change of plans. Meron tayo nakitang mas pang long term. So ngayon, sa utak na lang namin yung workshop. Pwede siyang gawing bodega pa rin, pwedeng workshop, pwedeng ayusin namin, tas ibenta namin sa future. Like, open yung mga possibilities, pero ngayon, parang investment property lang namin siya. Na currently bodega and staff house. Pero we'll see sa future, anong gagawin sa kanya. Next year na namin siya isipin. Ay, ayan na yung araw. Ganda. So, dito lang ako usually talaga pag pa-sunset. Tambay ako dito. Hanggat ano na, hanggat ang dilim-dilim na na, kaya lang ako umalis dahil nilalamok na ako pagkagabi-gabi. Ayan ako kailan ako nag-shoot, kailan ako nag-film ulit para sa vlog. Maganda-ganda yung sunset. Like, hi. Nilook forward ko hopefully maganda rin yung sunset dun sa lilipatan namin. Pero, dito nag-start eh. Like, sana ma-replicate ko yung feeling nito. Dahil, sobrang yung special for us. Like, alam mo yun? So, yun na nga, oh my god. Sobrang happy ako na na-share ko na, ito na, ma-share ko na yung mga gagawin, yung process, ganyan, lahat ng mga kaganapan, makikwento ko na sa inyo. So, maliban sa kabisihan, for the next few months, dahil nga, gusto ko na nga matapos yung unit na lilipatan namin doon, another thing is, uuwi si Calvin, yung isang kapatid, for 2 months. 2 months ba? Basta ganun. Like, almost 2 months siya nandito. Tapos, marami kaming trip. Yung for sure is yung Palawan sa wedding ni Loreen. At saka, yung Siargao. Ayun, yung nakabook na. The rest, hindi ko pa alam. So, maliba sa lahat ng makeover na gagawin, ang dami pang lakad. I'm so excited ah. Hindi ako nagre-reklamo. Inisip ko lang paano ayusin yung schedule. Tapos, in between, mag-makeover pa tayo sa iba, sa labas. Siyempre, hindi yun mawawala. But, yun yung next ano natin. Next na vlog natin. Diretso na tayo sa Palawan. Pero yun, muna tayo dun sa property na binili natin. Bukas. Yun kasi nga yung gagawin ko, ayusin ko yung second floor yung tutulugan dun. Kaya, yun na. Kita-kita na lang tayo dun. Bye! Nandito tayo sa isang unit na to, which is makeover ko, na panood nyo na yung makeover na to. Pero doon sa video na yun, hindi pa ako nagsabi kung ano ba yung i-makeover. Sabi ko lang may kailangan tulugan dito sa space. Kasi nga nagre-renovate na ng mga ibang area. So, kailangan ng space kung saan pwedeng mag-stay para ma-check ano nangyari. Ganyan, kapag kami ginagawa dito, pwede namin puntahan to. Pwedeng mapag-stayan. But ngayon, kailangan kong mag-settle. Ngayon kasi wala. Wala. Ito. Vacant. Yun lang siya. Tapos, wala mo gagawin. Ayusin ko lang yung room. Kasi bukas, sa start na yung makeover nito, magpipaint na kami dito. But ngayon, ayusin natin yung kwarto. Priority ko, kahit sa Airbnb, ganyan, lighting, kahit ano ba yung tsura niyan. So, nandiyan na yung mga lamp. Naglagay lang ako ng lamp para cozy-cozy pa rin dito, ganyan. Talagang yung isang bulb na binibit ko, yung colored pa.
Para na iba-iba natin yung kulay, na iba-iba natin yung vibes. But anyway, maaga pa tayo bukas dahil kailangan na natin 3 days para i-makeover to. Monday ngayon, Tuesday, Wednesday, ideally Thursday, shoot na nung nito. Actually, the 2 days lang kaya na eh. We'll see. Tingnan natin. I'm so excited para magkaroon na ng maayos na tutulugan dito. Oh my God! Tsaka na tayo magsikahan. Sige. Dahil, papahinga na muna ako. Magbibihis muna tayo. At, marami akong dinownload. Watch offline sa Netflix dahil wala pa internet dito. Yun na yung gagawin natin. Good night! So, gabi na. Ayan na. Wala na sila. And, isip ko, bakit hindi ko tapusin tong checkered wall na to tonight. Sobrang excited lang for the future. Kasi, for the longest time na nag-aayos ako ng bahay namin, in a sense, bahay namin. Wala naman dun talaga na bahay namin. Kahit yung tall, tiny house is, ayun sa family naman yun, family nila, Yusef, ganyan. Pero hindi, alam mo yung hindi amin talaga. Family house siya. And then, House of L, inayos ko. Penthouse, inayos ko. Na, well, like, wala akong pinagsisisihan sa lahat ng yun. Don't get me wrong. Like, lumigaya ako sa lahat ng space na yun. Sulit siya for me. Nave-video, nakakontent na siya. Share ko yung nangyari. I'm happy. Pero ito yung first time na pwede kong gawin ng kahit ano. Tapos alam kong sa amin yun. Alam kong kung ano yung gagawin ko dito. Ano yung i-invest ko dito. Investment yun para sa sarili na I'm sure maalam nyo yun pag sarili yung bahay mas masaya. Well, technically matagal na taon pa kami magbabayad sa bangko, so hindi pa literal na sa amin, but sobrang exciting lang to do tong mga to. As in, I'm so excited na simulan yung series dun sa Decor Channel. Tapos, I'm sure gagawa rin ako ng series dun sa IG, tsaka sa Facebook, sa Reel. Mga update, yung mas quick update, ganun. And happy lang ako dito sa nagaganap. Pero at the same time, overwhelmed kasi sobrang daming renovation na mangyayari dito. Tapos, syempre, yung pinaka-major na magaganap is yung sa tuktok kung saan yung talagang magiging house. Dahil syempre, di ba? Doon tayo sa rooftop magsistay, doon tayo titira. Yan yung pinakabonggang renovation dapat. And, alam nyo yun, feeling ko, meron ako feeling ng unang visit ko pa lang dito ng at home. Or, at home ba agad? Hindi ko alam kung at home or at peace. Hindi ko sure kung ganun or something na parang may good vibes siya sa akin. Ako, knock on wood. Ayan, katok tayo. Pero, kahit na gano'n kasyak ka, dami, sobrang kailangan i-renovate. Makikita nyo dun sa tour nito kung ng tour nitong apartment na to kung gaano kagrabe yung renovation na gagawin. And alam nyo naman yun yung kaligayaan ko mag-renovate nito. But, yun lang, sinishare ko lang sa inyo. I'm so happy to be back at mag-share ng mga ganap sa buhay. Thank you sa inyo na mga nanonood sa atin dito. Bukas, akyat tayo. Papakita ko sa inyo yung ano. Para pa sneak peek nung taas ng mga view natin dito. But anyway, tutuloy ko na tong pagpipaint natin dito. Sobrang yung cute. Na-excite na ako. Siyempre may pailaw. Ayan na yung papink natin. But tapusin natin tong sa kitchen. Good night. Hello! Next day, ito. Ito ngayon yung rooftop part. Meron tayong malaking rooftop area. Tapos, ayoko na magkwento, doon na lang sa pagpaplano. Pero ito yung gagawin nating bahay. Pati yung taas, gagawin natin yung rooftop na basta. Ito tayo. So, mountain view. Ito yung future. Ito yung future.
dito tayo magsistay. Ito na yun. Ako ba? Hindi ka ba dito? Sama. Yan, hi. Sige! Isa? Oo! Ano? Yan, sige! Ito, pakantay na lang. Pantay mo na lang. Yan yung hi. Hi. Ha! Cuteness! May photoshoot pa lang nagaganap eh. Nakakainis eh. Hey. May usok pa! May usok-usok pa! Tapos na yung makeover natin. Bukas yung shoot nito. Meron pa kasing kulang. Tsaka, wala lang. Chill lang tayo. Para bukas kumpleto na lahat. Pero, pupunta ngayon si Yusef. Galing siya sa penthouse. Layo-layo. More than 1.5 hour travel time. But, may pa-reveal tayo sa kanya dito. Dahil wala siyang idea nung pinagagawa ko dito at all. Yan yung plano natin. Mag-chill lang actually. Magre-reveal sa kanya. Tapos, chill lang kami dito. Tomorrow, i-shoot ko na to tapos babalik na tayo sa penthouse dahil marami pa tayong plano. 4 days. 4 days na ako nandito dahil tinapos ko to. And, di ako nakaka-workout. Nag-guilty ako, tapos kahit pa ako ng kain, grab food ako ng grab food. Kung kailan ano, magsa-summer, ang daming beach trip. Tapos, ngayon, kakain. Pero okay lang. Bawi na lang tayo pagbalik dun. Antayin natin yung pagdating ni Yusuf. Yeah. Pigit ka. Okay. 1, 2, 3. Open your eyes. Wow. Parang bahay na siya. Temporary lang to. Temporary lang to. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.